So welcome mga guys para sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-usapan nga natin ngayon itong kinakatakutan ng Los Angeles Lakers na mangyari ngayong free agency. Dahil ay nga sa report neto ni Adrian Wojnarowski na kanyang nabanggit sa kanyang podcast ng Los Angeles Lakers daw ay may interest dito kay Ricky Rubio kapag eto ang si Dennis Schroeder ay umalis sa Los Angeles Lakers, meaning nag-sign siya sa ibang team at iniwan nga ang Lakers sa ere. Dahil si Dennis Schroeder nga lang ang pwede nilang ofera ng malaki-laki na lalagpas nga sa kanilang cap space. Dahil meron nga ang tinatawag na bird rights na hawak itong Los Angeles Lakers kay Dennis Schroeder. Ibig sabihin na kahit nga sobra sa budget ang i-offer nila kay Dennis Schroeder ay pwede nga yon. Pero sa mga ibang free agent ay hindi nga pwede yon. Dahil kakaunti nga lang ang perang budget ng Lakers ngayong free agency. So kapag nga itong si Dennis Schroeder umalis sa Los Angeles Lakers, ay para bang nga itong Lakers pagdating sa point guard. At ang pwede na nga lang nilang gawin ay mag-trade. At ito nga sinabi ni Adrian Wojnarowski na interesado nga sila dito kay Ricky Rubio kapag si Dennis Schroeder ay umalis nga sa kanila. Unless na nga lang na merong magaling na point guard na gustong mag-sign sa Lakers kahit mas mababa pa sa 5 million ang kanyang kontrata. Dahil ito ang Los Angeles Lakers ngayong free agency ay may mga paggagastusan na nga. Ayan ang kanilang mga free agent player na si Alex Caruso, si Markieff Morris, si Wes DiMaggio, si Jared Dudley at ang big man na si Andre Drummond. So kapag itong si Dennis Schroeder nga ay umalis na lang bigla dito sa Los Angeles Lakers ay meron nga silang malaking problema na kakaharapin. Unless na lang maging mabait nga itong si Schroeder sa Lakers at magpa-sign and trade nga siya sa ibang team. So para bang hawak ni Dennis Schroeder sa leeg itong Los Angeles Lakers ngayong free agency. At para nga sa ating next balita, ito nga si Chris Paul ay mukhang ang babalik na talaga dito sa Phoenix Suns. Dahil ayon sa isang report na gusto nga ni Chris Paul na bumalik sa Suns at gusto naman siya ng Phoenix na bumalik din sa kanila. At sinabi nga rin na balak ni Chris Paul at ang Phoenix Suns na mag-usap patungkol nga sa bagong kontrata neto ni Chris Paul at mukhang ang mag-op out siya sa kanyang 1 year for 44 million at mukhang kukuha nga ng mas mahabang kontrata itong si Chris Paul dito sa team ng Phoenix Suns. At sa tingin ko nga ay maganda yung desisyon para kay Chris Paul dahil panigurado na mas malaki nga ang kikitain dyan neto ni Chris Paul kapag nga mas mahabang kontrata ang kanyang kinuha. Ang sigurado nga rin na mas mag-i-improve pa yung Phoenix Suns matapos ang kanilang magandang playoff experience. Hindi lang basta-basta playoff experience, hanggang NBA Finals pa nga sila. So ito mga batang player na ito ay experienced nga pagdating sa mga playoff battle at alam na nila ang gagawin sa mga susunod nga nilang laban pa. At paniguradong mas energetic pa nga ito sa kanilang susunod na mga playoff games dahil nga sa pagkatalo at disappointment na kanilang naranasan nitong nakaraang season lang. At siguradong itong Phoenix Suns ay mag-iingay na naman dito sa regular season at pati na rin sa playoffs. Kaya't kaabang-abang nga itong team ng Phoenix Suns next season. At para nga sa ating panghuling balita, pag-usapan nga natin itong interest ng Chicago Bulls na ibalik nga si Derrick Rose sa kanilang team. Ayon pa rin yan dito kay Adrian Wojnarowski at yan nga ang balitang yan ay nabanggit niya sa kanyang podcast. Hindi man top priority ng Chicago Bulls na kunin itong si Derrick Rose, pero kung sakali nga ang New York Knicks ay ayaw na siyang ibalik sa kanila, ang Chicago Bulls nga ang gustong kumuha dito sa former MVP na si Derrick Rose. So yun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. At kung gusto pa nga mga update about sa ibang balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang, see you guys next video. Bye.